minsan tinatago natin ang isang bagay. No? Subalit may panahon din na ating i-rebel. No? Kasi anuman ang sekreto natin sa mundong ibabaw na ito, may panahon din na ito ay ipagsigawan sa bubungan para kung ano yan. No? So yan. No? So sa ngayon, mga kaibigan, may panahon na itago natin ang isang bagay, subalit may panahon. No? So tulad yung mga pelikula, no? Pagawa, hindi mo na pinayagan, pero may panahon na talagang pinapayagan na po. No? So ating ano, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanyang oras. Yan, may kanya-kanyang oras, may panahon, may kanya-kanyang oras. Kaya yan ang tandaan natin, mga kaibigan, dahil yan ang nakalagay sa mabuting balita. No? So yan, may panahon ng kapayapaan, may panahon na digmaan pag i-apply natin sa tahanan, may panahon na mapayapa ang family, may panahon din. No? Subalit, lahat yan ay mayroong solusyon. So ano pang sunod, no? Ito ang pagpapala. Ito ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, no? So ibig sabihin, pasalamat natin tayo sa mga ngaral dahil ginagabayan po tayo, no? So, ibig sabihin, kung mangyari man itong bagay, ibig sabihin, hindi tayo makaroon ng stressful moment talaga, no? Dahil yan ay itinakda ng ating Panginoon. Ito pa, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tayo, binibigyan niya ng pagnanasang. Pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pag-unawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Mga kaibigan, ano ang instruction sa atin? Ang sabi po ay tayo ay, ibig sabihin, mag-enjoy tayo. Subalit gawin ang mabuti, no? So ibig sabihin, lahat tayo ay mayroong freedom. May freedom tayo na gumawa ng isang bagay. Subalit, mayroong kaukulang pananagutan tayo, no? So mayroong isang tao na pumunta sa Amerika, no? Tapos ano siya, sayaw ng sayaw, say, I have freedom, sabi niya, may kalayaan ang kalayaan. Subalit, habang masaya siya, kasi sa public places siya sumasayaw, natouch siya yung ilong ng katabi niya, sabi niya, your freedom ends when you touch my nose. No? Sabi niya, ang iyong kalayaan ay hanggang doon lang. Bago mong na-touch yung akin. So, ibig sabihin na may freedom tayo na gawin natin ang mga bagay. Subalit, alalahanin natin ang damdamin ng iba. No? Kaya dito po papasok ang love God with all your hearts, with all your strength, with all your mind, and with all your soul. At ang pangalawa, I love your neighbors as thyself. So pag yan po ang gagawin natin, mga kaibigan, malaking bagay upang magawa natin ang mabuti. No? So, di ba? Para magawa natin ang mabuti. Bakit po? No? So dahil, di ba, mayroon tayong 10 utos. So dapat sa mga kabataan, memorize po natin yung 10 utos. No? So siyempre una, mahalin natin ating ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluha. So ibig sabihin dyan na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Yan, di ba? Yan, di ba? So napakaganda, na? Pag-unahin natin ating Panginoon, number one din tayo sa Kanya. Pag humingi tayo ng tulong, mayroong kaagad reinforcement. Na? So ibig sabihin, mayroong kaagad na tinatawag natin na tulong na ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Dahil siya ay iningatan tayo. Ha? So di ba, mayroong nasasabi dito. Ha?
So dito mga kaibigan, may nakalagay, no? Dito sa Psalms 32. Nakalagay dito mga kaibigan, no, na ang ating babasahin muna mga kaibigan dito, ha, tingnan natin. Na para pag tayo ay pag number one si Lord sa atin, ibig sabihin na pagising natin sa umaga, of course yung mga routine natin ay ating gagawin, no? So ibig sabihin yung prayer, no? Sa 32 muna kaibigan, 32. Maganda pala pag may dala tayong Biblia kasi doon na nakalagay, no? So yan, so dito sa 32:10, ha? So nakalagay dito sa 10, tingnan natin mga kaibigan. Basahin natin, ha? Labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-ingat sa sinumang magtiwala sa kanya. So yan mga kaibigan, ha? So tandaan po natin yan, ha? Ulitin ko po ulit mga kaibigan, akin pong babasahin. O pasensya na po kayo dahil napakalaga. Alam nyo ba yung ating mga nanay palaging pabalik-balik, anak, sige na, mag-study ka na, anak, ganito, ha? Mag-aral ka ng mabuti, no? Halos araw-araw sinasabi sa anak yan, dahil mahalaga kaya binabalik-balik. So yun pala ang purpose ng pabalik-balik. Kahit sa Biblia may pabalik-balik po yung sabi ni Lord Jesus Christ, no? So na ibig sabihin may mga words siyang inuulit dahil napakalaga, no? Ulitin ko po. 10. Labis na magdurusa, no? So dito mga kaibigan, labis na magdurusa ang taong masama, no? Ito po ang sabi mga kaibigan, no? Sabi ng ating God Almighty, sabi ng ating Creator, sabi ng Creator of heaven and earth, of heaven and earth. Sabi dito, labis na magdurusa ang taong masama. No, kaya mga kaibigan, ngayon halimbawa ikaw ay may best friend na hindi maganda ang ginagawa, no? So dahil best friend natin yan, hindi naman po magagalit. Sabihan po natin to, no? Sabi natin, best friend, best friend, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat sa tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa kanya. Yan.